Good day, Sir De Leon. I am Randy V. Fernandez Jr. from BSME 1A. At sa video po na ito, nais ko pong ipakita sa inyo kung ano po yung mga process kung paano po mag-tie-dye ng t-shirt. Yung unang step ko po na ginawa is yung paggawa po nung gagamitin kong dye solution. Ang unang napili ko pong kulay is red, orange, and yellow. Kumbaga puro light colors po sila, kaya po nag-isip pa po ako ng pwedeng idagdag na dark colors, which is blue and violet po, para po magkabuhay yung magiging design po ng gagamitin kong t-shirt. Pagkatapos ko pong gawin yung dye solution ko, binasa ko na po yung t-shirt na gagamitin ko para po once nalalagyan na siya ng kulay, mabilis na pong kakalat yung dye solution dun sa damit po. Dito naman po sa part na to, inayos ko na po yung tupi ng damit based po sa gusto kong magiging design, which is po spiral po. Kailangan ko pong ayusin ng maigi yung bawat tupi para po mas maging maayos yung magiging design niya once na malagyan siya ng dye solution. At pagkatapos ko pong maitupi ng maayos yung damit, nilagyan ko na po ng rubber band para po hindi na siya magulo sa pagkakatupi. At ngayon po ay ginamit ko na yung dye solution na inihanda ko po sa unang part ng video na to. Unang kulay po na nilagay ko is yung light colors. Dito po, dapat di natin siya basta-basta ibubuhos sa damit dahil dito din po nakasalalay yung magiging resulta ng design natin. And next po, yung mga dark colors naman. Bali, pagkatapos ko po kulayan yung unang side, ganun din po yung ginawa ko sa kabilang side. Kapares lang po ng pag-apply sa unang side para po maging balance yung design niya. Matapos ko pong kulayan na yung damit, iniwan ko po muna siya for 24 hours para matuyo at para na din po kumapit pa yung kulay niya. Pagkatapos ko po siyang iwan for 24 hours, inanlawan ko na po siya at dito ko na rin po nakita yung naging design po ng damit.
Matapos ko pong anlawan at patuyuin yung damit, ito na po yung naging itsura niya. Sa tingin ko ay dito na po nagtatapos ang aking video presentation. Maraming salamat po.